Okay. Class, for this video lesson, I'm going to discuss about difference of two squares. So on here, this is a video lesson that I'm going to upload on your Google Classroom or a YouTube channel. So this is to augment the lesson because as we all know, we only have 3 synchronous lessons for every week. Unlike before when there was at least 5 lesson dedicated every week. So let's start. So sa difference ng 2 square natin, this is a form of a method using factoring algebraic expressions. Ito, katulad rin ng common monomial factor, there are certain guidelines that you must do para magamit ito. Of course, makikita natin to on the first one. Ito yung dapat una mong titingnan before you are able to use difference of 2 square. The first one is that the expression must have only 2 terms. So makikita mo sa baba, ito siya. Ito yung pinaka-example niya. We have a square minus b square. And then makikita mo, dalawang term lang talaga siya. So pag nakita mong ganun, pwede na nating sabihin na yung for the first one, yung una natin susundin, that is checked. That is okay. And then yung second naman titingnan natin dito, ito yung tinatawag yung that the operator between the terms is a minus sign. Ito, this is a minus sign. So makikita mo in between these 2 terms, may makikita kang minus sign. So etong dalawa, pwede na nating masabi na qualified siya. Itong algebraic expression na to. So, ang pinakauli dito, ito yung mga medyo tricky dito. Ito yung mga medyo mahirap ng konti. So, kailangan, titingnan natin dyan kung yung parehong terms is a perfect square. So, pag nakuha mo na parehong perfect square yan, like this one, this is a perfect square, a square, b square, ibig sabihin, it can be multiplied by itself, a times a, ito naman b times b, pwede mo na gamitin yung tinatawag na ito. Mapapactor mo na siya directly. Ito na lang yon. So instead, yung a square minus b square is now equal to a minus b, quantity a minus b, multiplied to quantity a plus b. I'm going to discuss certain example na binigay ko na sa handouts natin para medyo, nandun na yung nandun na yung explanation ko pero for this one, bibigay ko na lang din para kung sakaling nahihirapan pa rin sundan sa handouts, explain ko mas thoroughly rito. So, we have an algebraic expression dito. This is the algebraic expression, m squared negative 49. So, if you're going to check based on the guidelines sa kailangan para makita natin kung pwede natin gamitin yung difference 2 square, tingnan natin yung una. Yung una dito, the expression must only have 2 terms. Okay, makikita mo naman, dalawa lang siya. This is the first term, ito naman yung second term. So, check yan. And then, kasunod, the operator between the terms is a minus sign. As you can see here, minus sign naman siya, di ba? O na, ito yung pangatlo, ito yung checkin natin kung pwede. Now, for the first term, we can actually see that is m square. Okay. And for the second term, that is actually 49. So, we're going to check it if that, these are both perfect square. Sa m square, madali ito kasi may factor to eh. Ang factor lang niya is actually m. It can be divided by m o kaya m square. So, ang ilalagay natin dito, m times a, m. So, pag binultiply mo siya to yung value muna ng variable without even the exponent, makikita mo, this will actually just return to m square. Etong 49, this is a coefficient of sometimes, minsan tawag nila constant, pag wala siyang kasamang variable, hanapan mo siya ng factor niya na pag binultiply mo by itself, babalik siya sa 49. Now, eto, tatlo lang naman yung number na pwede mong i-multiply sa 49 eh. What is actually 49? Pwede siya. 49 divided by 49, divisible yan. And then the other is 7, and then the other is 1. Yung 1, medyo para na sa lahat ng number yan. So, ang gagawin natin para ma-check mo kung this is a perfect square, itong mga pwede mong i-divide sa kanya, i-multiply mo by itself. Pag yung 1 minultiply mo by 1, that is just 1 times 1, that will just be equal to 1. So, hindi siya magiging 49.
Pag ito naman yung sinubukan natin, that is 49 times 49, obviously hindi siya magiging 49, masyadong malaking number yan. So medyo nasa in the thousand yan. So we're not going to use it. Pag tinest natin yung 7, you can see here, that is going to be 7 times 7. Ayan, ito magiging siyang 49. So pwede natin sabihin na pag binultiply mo 7 times 7, that will also be equal to 49 is equal now to 7 square. So 49 is a perfect square. We're just going to substitute this number to 49 here. So isusulat natin to para ma-satisfy natin yung condition. Kasi 49 hindi siya ano eh. Although it's a perfect square, kailangan i-convert mo siya sa 7 square. Pareho lang naman yung value niyan. So this is going to be m square negative 7. Oops, mali. Pareho lang natin. This is going to be 7 square. Okay. So, etong part na to, as you can see here, m square is a perfect square. 7 square, which is actually equal to 49, is now a perfect square. Burahin ko lang, ha, para doon natin ilagay yung ano, yung solution. I mean, yung factor niya. Okay, ito na. Sandali na lang. Okay, now na-fulfill na natin yung tatlong condition as you can see here, pwede na natin gamitin to. So, ang mangyari dito, parang yung A dito is actually M na. Ito na siya. This is the A here. Pagdating naman dito yung B, that is yung 7. And then, pag sinabi natin A square minus B square is equal to quantity A minus B, multiplied to quantity A plus B, pwede na natin sulat. So, susundin na lang natin, parang pinalitan na lang natin siya. So, ang factor nito will become m, ito na yung dating a, and then minus 7, ito yung representation ng b, and then m plus 7. So this is the answer. Okay? Etong part na to, still this is an example on my handouts. Sasagutin ko na lang din before I actually proceed to the actual exercises. Kasi mayroong konting ano dito eh, difference between the first example. So, ang gagawin ko dito, of course, ito nga yung mga guidelines natin. Expression must only have two terms. So, okay, that is check. Meron tayo. Dalawang term lang naman talaga ito. And then, meron tayong operator within the term is a minus sign. Okay, minus sign naman siya. Kung naging plus siya, hindi na natin pwede gamitin yung difference of two square. Now, ito, yung pangatlo, ititest natin. So, meron tayo dito, the second term, this is 25. So, hanapan natin ng mga factor niya na pwedeng i-divide yung 25. And then, pag oras na minultiply mo by itself, that is, babalik siya sa 25. Now, in this case, didiretsuin ko na, hindi ko na kailangan isa-isahin to. Ang pwede nating factor nito na pwede nating i-multiply by itself para malaman natin if this is a perfect square, is actually just 5. 5 lang to. So, 5 times 5, that is equal to 25. So, pag nakuha natin yan, 25 now is actually equal to 5 square. So, 5 square and 25 is the same. Pag nakakita ka ng ganito, it means 25 is a perfect square. So, pwede natin gamitin ito, papalitan natin. Ngayon, on the other side, yung first term, makikita mo, I can see here x square eh. X square, alam na natin, automatic, that will be a perfect square. Kasi nandiyan na siya eh. X square na siya, which means that is just equal to x times x. So, pag-uwar sa minumultiply mo yung factor niya by itself, that is a perfect square. However, dito may makikita kang katabi, that is 4. So, yung 4 na yan, that is a coefficient ng first term, ite-testing muna natin if that is also a perfect square. So, ang mangyari dito, ilalagay natin 4 and then hanap ka ng factor niya. Obviously, apat lang, tatlo. Tatlo yung factor niyan. 4. 2 and 1. Hindi natin gagamitin yung 4. Lalo na yung 1. So, gamitin natin yung 2. Multiply by the same number, 2. So, 2 times 2, is that equal to 4? Yes. That is equal to 4 then. So, pwede ko na sabihin that 4 is also equal to 2 square. As you can see here, magkakaroon na siya ng square dito. So, this one, you will substitute for the 4. And this one, 5 square, you will substitute for the value of 25. So, ganito na yung magiging sulat natin dyan.
So, ito, you can write this one down as 2 square, and then we have the x square, and then we have 5 square. Okay. Ngayon, ito, na yung mga estudyanteng na naibigay ko yung lesson na ito, tinanong ko sila eh. Sabi ko, ito ba pwede na natin gamitin yung difference of 2 square, mga anak? So, most of them, parang nasabi, pwede na. Dun parte medyo sumabit kami ng konti. In this case, hindi pa talaga pwede natin gamitin yung tinatawag natin difference of 2 square kasi kailangan may gawin ka pa eh. So, tingnan natin maiging first term. This is actually 2 square and then x square. So, makikita mo, hindi pa naman siya matatawag na nating a kasi dalawa pa siya eh para magkaiwalay pa. However, in the law of exponent, makikita mo, etong parting nasa baba, ang tawag nila dito sa exponent eh. Exponent po ito eh. This is the base. Ito naman parting nasa taas, that is the exponent. Ngayon, ang mangyari dito, if you see different base here, 2 is different from x, and then pareho yung exponent nila sa taas, pwede mo siya i-combine. So, pag kinumbine mo yan, ganito na yung tsura niyan. 2x square. So, instead of writing 2 square, x square, different base, same exponent, pwede mo na siya i-combine. Pag nangyari yan, we will now write this one, instead of 2 square, x square, pwede na yung 2 times x square minus 5 square. Okay. Ngayon, tingnan natin maigi. Pwede na to. Pwede na to sa difference of 2 square. Kasi kung titignan mong maigi, yung a dito is now represented by 2x. Ito na siya. So, 2x. Baka kasi isipin nyo, minsan, dapat isang variable lang, isang number lang. Hindi. Minsan, pwedeng magkasama yung variable at saka yung coefficient. And that is now the representation of a. Samantalang etong b, that will be represented by b. Ngayon, pag sinunod natin to, ganito na yung pinaka-factor nito. Ilalagay ko na lang dito, ah. So, this will now become 2x minus 5 and then 2x plus. So, meron palang limit yung recording ko. Kailangan every 5 minutes. So, eto na. Balikan na lang natin. Dudugtong ko na lang mamaya. So, eto will become now 2x minus 5. And then quantity, multiplied with quantity, 2x plus 5. Okay. So, eto na siya. Eto yung parang A mo eh. Eto yung A. Oh. Ayan siya. Oh. A. And then eto naman yung B. Eto yung A din. Eto yung B. Nagpalit lang silang sign. Negative to positive. So, kailangan matransform mo muna to bago mo magamit yung difference 2 square. So, yun lang talaga yung ano niya. Yun lang talaga yung kailangan. Okay. Now, let's now go to the exercises. So, pag naputol ako, mamaya siguro idudugtong-dugtong ko na lang to sa talagang ano ko, panggawa ng video. Kasi ang pangit tingnan kung every 5 minutes pala putol-putol. Okay. This one, hindi ko na masyado i-discuss. This is almost the same thing na parang ginawa ko kanina. Diretso na tayo sa actual exercises ko because eto kanina, ano to eh, may sagot to sa notes nyo. So, yung unang dalawa, sinagot ko na nga. So, eto, babalik na lang tayo. Pumunta na lang tayo dito sa actual exercises which is not answered. So, eto yung lesson natin for this video lesson talaga. Okay, kunahin natin yung una. We now have 9a squared minus 1. So, itest natin. 2 terms ba siya? Okay. 2 times siya, nakikita ko. Dalawa naman. Is the operator in between a negative? Okay, that is a difference. Okay, that is check. So, yung guidelines natin for the first 2, okay naman. This time, we're going to test. Test na lang natin for the terms kung pareho sa perfect square. Yung nakikita ko dito, a square, okay, perfect square yan. And then, we have 9. So, we have 9 here. Lagay natin. So, hanapan natin ng factor na pag multiply by itself, dapat babalik siya sa 9. So, obvious naman, ito medyo madali. That's going to be just 3. So, 9, 3, 1 lang naman yan eh. So, 3 times 3, that is equal again to 9. And then, you can now write 9 as 3 square. So, etong 9, instead of writing 9, we're going to replace it by 3 square. Pagdating dito, yung second term, makikita mo yung 1. Ngayon dito, marami na dito kahapon ang sinasabi ko sa bata. Sabi ko, pwede ba maging perfect square yung 1? Yung iba nag-thumbs up, yung iba nag-thumbs down.
Credit pa lang naman eh, so medyo nalilito pa rin. Yung 1 kasi, pwede yan kahit ano eh, pwede siyang perfect square, pwede siyang perfect cube. Demonstrate ko lang, pag sinabi kong 1 times 1, okay, minultiply mo, isa lang yung factor niyan eh, 1 eh. That is still 1. Pag minultiply naman natin ng 1 times 1 times 1, that is still 1. Ito naman parang 1 cube. Ngayon, pwede na natin i-convert to, yung part na to, ito yung ginawa ko. Pwede na nating sabihin para makita ng mas maigi, not 1 is also equal to 1 square. Walang problema doon, kahit gaano karaming beses mo siya i-multiply by itself. So, eto, i-replace natin to, and then, etong 3 square, i-replace natin yung 9. So, this is going to be 3 square, a square, minus, o lagay na lang natin dito 1 square para hindi nalilito kasi baka malito yung iba eh, pag nakita. Eh, wala naman ako makita ng square share eh. Pwede naman. 1 square is also equal to 1 lang naman para hindi na magkalituhan. Okay. Pag ganitong condition, makikita mo both terms are now perfect square. Pwede na nating gamitin yung difference of 2 square method na gawa na natin eh. So, mangyari dito, lalagay ko na lang dito, eto yung representation ng A natin, eto naman yung representation ng B. So, ay, sandali, may kulang pa pala, sorry, pasensya na. Okay, pasensya na. Nalingat. So, in this part, we can see here, etong 3, mapuputol na naman tayo. Namabot na ng 5 minuto. So, sandali. Yung 3 square, A square, since magkaiba yung base niya, pero pareho naman yung exponent, pwede mo na siya i-combine. Masusulat mo na to as 3A square. So, instead of this one, ilalagay na natin is, ilalagay natin dito, this is going to be written down as 3a square. And then, quantity 1 square. Okay. Ito pwede, no? Ito representation ng A, ito representation ng B. So, ang answer na ito will now become 3a minus 1 and then 3a plus 1. So, ito na yung factor na ito. Yung factor ng 9a square minus 1 is this one. Okay, umabot tayo sa 5 minutes. Salamat po. So, second of the exercises na kasama sa hanot na hindi ko sinagutan is this one. So, if we're going to use the difference of 2 square method in this one, testing natin. So, the first one, tama naman. What we have here, as you can see, is sandali lang. Okay, ito. Wala kanina yung pen. So, sa party na to, tingnan muna natin. Okay. Dalawang terms natin. And then, negative naman siya. So, pwede. O, testingin na lang natin to. Yung 81, is that a perfect square? Of course, that is yes. 81 is actually divisible by 9. And then, 9 times 9, that is also equal to 81 lang talaga. So, we can write this one down as 81 is equal to 9 square. So, ito binago natin kasi kailangan natin makita ito eh. Ito yung tinatawag natin perfect square form niya. So, pagdating dito, b square sa perfect square, yung 16 na lang yung iti-testing natin. 16 is equal to, okay, diretsuhin ko na. That is actually 4 times 4. So, ang factor niya is 4, pwede naman siya. Hindi pwedeng 8 ha, or 16. Pag 8 times 8, that's 64. So, ito yung gagamitin natin. 16 is actually equal to just 4 square. So, papalitan lang natin yung 16 ng 4 square and then papalitan natin yung 81 ng 9 square. So, this will now become 4 square. Okay, meron tayong b square. Ito naman 9. Tama ba? Okay, 9 square. Ito, magkaiba yung base niya pero pareho yung exponent. Therefore, we can combine this one. This is now going to be 4b square. Ito naman, 9 square. Ito na yung representation, pwede na. Ito na yung parang a square, yung 4b, yung a, at yung 9 naman, that will going to be yung b natin. So, pwede mo na gamitin yung difference of 2 square dito. So, ang final answer dito, kasi ano na eh, nakuha mo na yung tatlong condition eh. So, kita mo parang yung 4b dito, that is equal to a. Ito namang 9, ito yung dating b. And then, pag sinunod natin yung pagkuha ng factor niyan, sulat na lang natin to. So, for the first one, that's going to just be 4b.
and then minus 9. And then for the second factor niya, that's just going to be 4b, okay, plus 9. So that is the answer, class. For the third one, third to the last, parang apat to eh. Meron pa ba? Uy, hindi super. Apat nga lang. So, konting example lang ang binigay ko. Makikita mo rito, pag tinignan natin ang coefficient na nakikita mo rito for the first term, kasi yung first and second objective, wala namang problema eh. This is two term and then meron naman siyang negative sign in between. Ngayon, ang titignan na lang natin dito, itong coefficient na to, tsaka itong constant na to. Ngayon, pag nakita mo 68, isang tingin pa lang masasabi, parang wala naman, parang hindi naman yata perfect square to. Kasi limitado lang naman yung mga perfect square eh. So, sasabihin ko na lang, siguro yung mga medyo mababa lang dyan na perfect square, meron yung 4, meron yung 9, 16, 25, and then sunod yan, that is 36. Okay, meron 49, and then 64. And then, eto 81. Ito yung para sa 9 times 9. So, dito pa lang, makikita mo na, yung 17 at saka yung 68, hindi siya kasama doon. So, mangyari, hindi siya pwede gamitin directly yung tinatawag natin difference of two square. Now, pwede pa rin natin magamit to. Kailangan lang i-analyze muna natin. Meron tayong gagawin dito eh. Now, kung marirecall natin yung previous lesson natin, gumamit tayo ng tinatawag natin common monomial factor. So, ibig sabihin, para magamit natin yung difference 2 square dito, gagamit din tayo ng common monomial factor. So, yung dalawang method ng factoring. Ngayon, kailangan humanap ka ng divisible dyan, yung parang factor sa dalawa, 17 at saka 68. Yung tinatawag natin GCF. Yung pinakamalaking number na pwede mo siyang i-divide, yung parehong number na nakikita mo. In this case, through inspection alone, 17 kasi titingnan mo yung pinakamaliit eh. Yung 17 ba, o 68 ba, pwede ba i-divide ng 17? Of course naman pwede. 68 divided by 17 is actually equal to 4. Therefore, yung 17, that is the common monomial factor nito. So, pwede na nating ilabas yun. So, pwede ko nang ilabas muna. Lalagay ko 17 and then lalagyan ko ng b squared dito, bracket. And then, ang matitira na lang sa kabila is just, excuse me. Okay, this is going to be 4. Ayan na lang. Okay, parte na to, tingnan natin maigi yung na-factor na isa. So, nailabas natin yung 17. What we have here is 17 times the quantity b squared negative 4. So, in this case, ito, as you look at this one, ito, pwede siyang maging, magamit natin yung tinatawag na difference of 2 square. This is already a perfect square. Yung 4 din, yung 4, nabigay ko na example before, that is just 2 times 2. So, 4 is equal to 2 square. So, ang gagawin natin, papalitan lang natin yung 4 ng 2 square. This will now be written as 17 and then b square negative 2 square. Ayan. Close natin. So, ito din parang A niya. Ito naman yung parang B. Therefore, ang answer natin dito, ilagay ko na lang sa taas. For the expression, factoring the expression, 17b square minus 68, the factor of that one will become 17, ito siya. And then ito yung gagamitan natin ng difference of 2 squared. That's going to be b minus 2 and then b plus 2. So, this is the answer. Okay, going to the last one. The process that we're going to do here is very similar to the previous one. So, obviously, as you can see here, 20 and 405 are not perfect square. Dito pa lang, 20, nakita ko na eh. So, what we're going to do here is find a certain number that is common in between, yung pinaka-GCF ng dalawa na to. So, we have 20 and 405. So, ang gagawin natin, hanap tayo. In this case, the number or the GCF of these two coefficient is just 5. 5 lang yan. So, pag nilabas natin yung 5, this is now going to be 5. And then, what is left is 4. 5 times 4, that is 20. Meron tayong W4 minus 405 divided by 5. That is actually 81. 81 and then x raised to 4.
Pagdating dyan, eto, makikita ko na yung 4 at saka yung 81 are both perfect square. Kung maaalala mo, 4 is just equal to 2 square. And then 81 naman is equal to 9 square. So you will just substitute the value of 2 square to 4 and then 9 square to 81. Pero tingnan natin maigi ito, meron tayong W4 at saka X4. So kailangan dito mailabas natin yung tinatawag nating square. Ang process dyan ganito, babaguhin lang natin ng konti using what is called sa law exponent power of a power. Ngayon, itong W4, burahin muna natin yung isa para mas itong dalawa mo. Okay, burahin natin to, ilagay natin yung W4 para medyo mas klaro. Pwede natin itong isulat na W na makikita yung square. So, ang gagawin natin, ganito lang. Lalagyan natin ng W dito and then ilalagay natin yung square dito. Ngayon, pag ganito, hindi pa siya talaga pantay eh. So, meron ka pang idadagdag dito. Ang idadagdag mo dito, tinatawag na nating law, power of a power, lalagyan mo ng square dito. Yan. So, makikita mo, W raised to 4 is equal to W raised to 2 and then raise again to 2. Kasi sa law exponent, yung power of a power, pag nakamultiply siya with each other, that is just 2 times 2, babalik siya sa 4. Okay. Sabihin natin ganito. If that is actually 6, ganyan, and then you want to extract this one, kailangan mailabas mo siya. Ganito lang. Lalagay mo yung square dito, and then the number na ilalagay mo dito, pag binultiply mo by 2, should be 6. And that is 3. So, ito lang yung paraan yun. Kaya ang gagawin natin, okay, meron tayong dalawa. So, for the first one, meron tayong W4. W raised to 4. So that will become W raised to 2. And again raised to 2. And then we have X raised to 4. That will now become X raised to 2. And again raised to 2. So parang ano lang siya. Yung power niya may power. This one, we're going to substitute it to... okay, itong W raised to 2, substitute natin dito. And then yung x raised to 2, raised to 2 again, substitute natin dito. Ang itsura niyan, magiging ganito na. 5. Okay, 4. And then lagyan natin parenthesis. W square, negative. At papalitan nga pala natin. Sorry. Nakabadali ako, nakikita ko yung oras eh. Okay, isulat natin, pagpalitin na lang natin. So nakikita natin dito, we have 4. We'll substitute 2 square. Yung 81 naman, we will substitute 9 square. And then W raised to 4 will be substituted by W square. And then X raised to 4 will be substituted by X square. So ganito na itsura niyan, magbabago. So this will become 2 square. And then W square. Ito yung W4, W raised to 4. Ito naman, this will become 9 square. And then magkakaroon tayo rito ng X square. Burahin lang natin, sandali. Okay. Ngayon makikita mo rito, meron silang parehong exponent pero magkaiba yung base. Ito, base to eh. Yung 2 at saka yung W square. Ito naman, 9X square. So mula dyan, simplify pa natin. I-combine mo na lang yung mga base na ito. You can combine this one. So this will now be written as 5 bracket. So meron tayong 2W. Huwag kakalimutan yung square ha, kasi kasama pa to eh. And then, naka-highlight na siya. Raised to 2. Ito naman, 9 X square. Yan na siya. Okay. And then, burahin ko na lang yung nasa taas para dun ko na ilagay yung dun ko na ilagay yung final answer. Yan, dito. So, makikita natin from this point, meron 5, wala na yan, walang problema. Ito na lang. Ito, yung parang representation ng A, 2W squared. Ito naman, parang yung representation ng B. So, ang answer dito, if you're going to use difference of 2 square dito, parang ganito na lang. 5. And then, meron tayong
gawin na lang natin ano, gawin na lang natin parenthesis. So meron kang, okay, pwede na. 2w square, that is yung a, ito naman, this is going to be 9, x square. Then after that, 2w square naman, a plus b plus 9x square. So, eto makikita mo ba kung sabihin nyo, ano, pwedeng difference of 2 square? Hindi na pwede kasi makikita mo yung 2. Hindi siya perfect square eh. Eto yung 9 pwede. So, as is, eto na yung pinaka-factor na ito. Yan. Yung factor ng 20w raised to 4 minus 405x raised to 4 is this one. Thank you.